Po taon-taon, nagkakaraban kami, lumalapit po kami, inalapit po namin sa inyo ang mga serbisyo. Dahil alam po namin, ito ay malaking tulong po sa inyo ito. Dahil sabi nga ni Alvin kanina, ni Mayor Alvin, na galing po ako sa mahirap na pamilya. So alam ko po ang problema ng isang mahirap. Nagsalita po kanina, ang susunod na Vice Mayor na si Bong Cabral at si susunod na Mayor si Alvin Tallado. Napakaganda po ng programa nila. Ngayon lang po ako nakarinig ng ganyang mga programa na halos pinamimigay sa mga mamayan ng labo yung pondo. Kaya po dapat tulungan nyo, suportahan nyo. 11 taon nang pinapangunahan ng gobernador ang multi-services caravan kasama ang kanyang pamilya at miyembro ng team gawa ang pamimigay ng food packs, mga pananim, libreng gupit, hair treatment, dental healthcare, vitamina, gamot at salamin sa mata ay isinagawa ngayong araw sa Barangay Awitan, Bagakay at Fundado sa Labo, Camarines Norte. Kasabay nito ay ang personal na pakikipag-usap ng gobernador sa mga punong barangay tungkol sa mga kinakailangan nitong mga proyekto. Yun pong aming mga kahilingan, meron po kaming ilang mga resolusyon at sasamantalahin nga po namin ngayon na papaluapin namin sa kanya. Meron po yung unang-una po yung sa aming mga isla protection para po maabangan yung pagbabaha dito sa aming barangay na nanggagaling po sa kabundukan na tubig. Kaya sa umaga pong ito, ang pasasalamat sa mga Tallado, dahil nakikita po ninyo ang ating cover court, nakikita ninyo yung kalsada na tinapos ng ating congresswoman. At sa ngayon, mayroon namang hinihiling ang inyong punong barangay kay congresswoman para makalsadahan po ang ating papuntang Purokdos. Yan po ay alam ko na hindi tayo bibiguin nang mag-arama. Sabi nga, ang serbisyo ay sa kanila lang makikita. Pero ngayon, yung extension itong barangay hall namin as evacuation center, siya namin hihingi sa kanya. Ngayon. At saka, yun, kay congresswoman, yung tabing ng aming cover court sapagkat pag umulan, nababasa. Yun ang aming mga proposed na project na hihingin sa kanila. Bukod pa sa hininging mga proyekto ng punong barangay, ay ipinangako naman ni Provincial Administrator Alvin Tallado ang mga karagdagang honorarium ng mga barangay officials, tanod, barangay health worker at daycare teachers. Bibigyan din nito ng pansin ang programang pang-edukasyon para sa mahihirap na pamilya. Sa unang-una kong priority talaga sa scholarship program na talagang balak ko at gusto ko na bawat pamilya dito sa Bayan ng Labo, isa man o lahat ng anak nyo ay makapagpatapos ng college. Kasi nga po alam ko po yan. Tayong mga magulang, umaasa tayo sa mga anak natin, ginagawa natin lahat, makapagpatapos lang sila, nang utang tayo, pang tuition nila, pang kain nila, pang baon. Kaya grabe ang sakripisyo ng sa magulang, makapagpatapos lang ang mga anak. Kaya nga po, gusto ko na dito sa Bayan ng Labo, maging 100%. Sa tingin ko, kaya naman. Kasi nandiyan naman po si Congresswoman Jose Ibaneng Tallado at si Governor Ege Tallado para tumulong, para palakihin ang scholarship program dito sa Bayan ng Labo. At alam niyo naman po, si Governor Ege Tallado nga po, lumaki yan sa hirap, talaga nagsumikap lang yan. Walang tumulong sa kanya, talagang sarili lang yan, nag-working student yan. Kaya maswerte tayo dahil meron tayong gobyerno may puso at malasakit sa bawat mamamayan dito sa lalawigan ng Camarines Norte. Samantala, labis naman ang pasasalamat ng mga residenteng natulungan ng team gawa. Malaga po ito sa amin kasi malaki po sa hirap po ngayon at may pandemya. Malaking tulong po ito. Maraming salamat po sa team gawa. Maraming po salamat sa kay Edgar Tallado, ganun pa kay Alvin Tallado. Ang multi-services caravan ng team gawa ay layuning makapaghatid ng serbisyo sa mga Camnortenyo. Cindy Curioso, BHTV News.